Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Papasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong ito na magkatipon muli sa banal na pagdiriwang na ito ng Misa, na kung saan tayo ay sama-samang naghahandog sa Diyos ng ating mga pasasalamat. At gayon din, sa pagdiriwang na ito, tayo ay patuloy na lumalapit at humihingi ng tulong sa butihing Diyos na ang lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga minimithi ay Kanyang pagpalain at basbasan. Patuloy po tayong naghahanda ng ating mga sarili para sa nalalapit na pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating Pintakasi San Miguel Arcangel. At ang ating pong mga pagbasa sa araw na ito ay mainam na mga paalaala upang tayo ay patuloy na makasunod kay Jesus ng may buong pananalig at buong puso. Memory and memories. Alam po ninyo, mga kapatid, isa po sa bahagi at isa sa kakayahan na meron tayo bilang tao ay ang kakayahan na makaalaala. No? Binigyan tayo ng Diyos ng isip, our brain. No? At isa sa mga functions ng ating isipan, ng ating utak, ay ang makaalaala. Our brain has the capacity to store memories, no? Mga alaala. No? At dahil dito, no, tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na patuloy na alalahanin ang lahat ng mga kaganapan sa ating buhay. Simula nung tayo ay nagkaisip, simula nung tayo ay musmos hanggang sa tayo ay nagkaroon ng kakayahan na makakita, makabasa, makarinig, lahat ng iyan ay napapapunta sa ating mga isipan. It is stored in our brain. No? Kaya, dahil ito ay regalo ng Diyos, no, our capacity to have, to store memories, itong kakayahang ito ay mabuti at ito'y regalo sa atin ng Panginoon. No? Ang kakayahan na makaalaala ay isang regalo mula sa Diyos. Ito'y mabuti. Kung yun ngang minsan, yung mga hayop, meron silang tinatawag na instinct. No? Nakaka-recognize, no? Nakakatanda sila. How much pa kaya tayong mga tao? And it is because of this capacity, tayo ay naging halos katulad ng Diyos. No? Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-isip, makaramdam, magmahal. Isa dito, ayun ngang makaalaala. Pero mga kapatid, bagamat ang kakayahan na makaalaala ay regalo mula sa Diyos, nakalulungkot na minsan hindi natin ito ginagamit ng wasto at hindi natin ito ginagamit ng tama. Halimbawa, yung mga magagandang karanasan natin ng Diyos at ng ating kapwa, minsan nagagawa natin itong kalimutan. Nung tayo ay naghihikahos, nung tayo ay naghihirap, tinulungan tayo ng Diyos. At minsan, nakalulungkot na kapag ang isang tao ay umunlad sa kanyang buhay, nalilimutan niya ang tulong na binigay sa kanya ng Diyos noong una. O kaya yung minsan, yung ibang tao, no, ang hirap ng naging simula sa kanyang buhay, nung guminhawa, nalimutan na niya kung paano siya nagsimula. Nakalulungkot, pero ito ay nangyayari. Kinalilimutan natin minsan ng kusa ang mga bagay na nangyari sa atin, ang mga bagay na ginamit ng Diyos para tayo'y palakasin at hubugin at nababaling ang ating isipan sa mga bagay na hindi mahalaga. At minsan, yung mga learning experiences natin sa ating buhay, nagagawa din nating makalimutan. Yung ating naging pagbagsak, yung ating naging mga pagkakamali, no, na nagturo sa atin ng magandang aral sa buhay, malimit, nakakalimutan natin. O minsan, ay talagang kinakalimutan
natin. Remember, my dear brothers and sisters, when we forget, we will repeat the same mistakes over and over again. Kapag ka tayo'y laging nakalilimot, lalo tigit sa mga punto sa ating buhay na tayo ay nadapa at natuto, kapag ka kinalimutan natin ang mga karanasang ito, mauulit at mauulit, no, yung ating nagawang pagkakamali. Minsan sasabihin ng ating mga magulang, hindi ka na ba natuto sa iyong pagkakamali? Nalimutan mo na yung iyong mga pinagdaanan sa buhay? Nakalimutan mo na agad at nagawa mong gawin muli ang mga pagkakamaling ito? Mga kapatid, ito po ang nangyari kay Herodes sa Ebanghelyo. Siya'y nakalimot. Maraming beses niyang narinig ang magagandang turo ni Juan. Maraming beses niyang napakinggan ang mga aral na binibitiwan ni Juan tungkol sa Diyos, tungkol sa utos ng Diyos. Ang problema kay Juan, matapos niyang mapakinggan ang lahat ng ito, kinalimutan niya ang mga bagay na ito na siyang naging dahilan ng kanyang pagkakasala. At kung tayo ay tutulad kay Juan o kay Herodes sa Ebanghelyo, ganun din ang mangyayari sa atin. Kapag kinalimutan natin ang Diyos, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga aral, paulit-ulit lamang tayong magkakasala at magkakamali. That's why our gospel for today is inviting us to use our memory, no, sa mabuting pamamaraan. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-isip, ng kakayahang makaalaala. Gamitin natin ito ng wasto upang tayo ay lumago sa karunungan at pagmamahal. Kapag lagi lamang nating aalalahanin kung papaanong sa ating pagbagsak tayo tinulungan ng Diyos na makabangon, hindi na tayo madadapa. Kapag lagi nating aalalahanin ang kwento ng pagmamahal ng Diyos sa atin na nangyari doon sa krus, hindi tayo mabubuhay sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin, paano tayo mananatiling nakakaalaala sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat? Mga kapatid, isa lang ang nakikita kong dahilan, ang pagdarasal. When we pray, we will always have the capacity to remember the beautiful things that God has done to us. Kapag lagi tayong nagdarasal, hindi natin malilimutan ang Diyos. At kapag ka hindi natin nalilimutan ang Diyos, pipiliin natin laging iwasan ang kasalanan at yakapin ang kabutihan. Ang ibinigay po sa aking tema ngayong araw na ito, kung di ho ako nagkakamali, ay ang buhay panalangin ng mga monghe at mongha sa loob ng monasteryo. Yung po mga mongha at monghe sa loob ng monasteryo, bakit sila nagiging banal? Hindi dahil tinakbuhan nila ang mundo, kung hindi pinili nilang laging alalahanin ang Diyos at ang kanyang mga salita sa pagdarasal. At hindi ho natin kinakailangang magkulong sa loob ng kumbento at monasteryo para tayo maging banal. Pwede nating maalaala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay dito sa mundong ibabaw. Ang misa, kapag tayo dumadalo ng misa araw-araw o tuwing araw ng Linggo, ito ay isang pagdiriwang ng pag-alaala sa mabubuting ginawa ng Diyos sa atin upang tayo'y mailigtas. When we celebrate the Eucharist, we always remember the sacrifice of Christ on the cross that brought us our salvation. Kaya sana hindi lang ho tayo nagsisimba dahil obligasyon. Hindi lamang tayo nagsisimba para sabihin, ay, nagpakabuti na ang taong ito, nagbago na. Pero sa pagsisimba, sana ang lagi nating maranasan ay ang pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat na ipinakita ni Jesus
sa krus. When we read the Bible every day, we remember the beautiful story of our salvation. Kapag pinagninilayan natin ang salita ng Diyos araw-araw, kahit 2, 3, 5 minuto lamang araw-araw na pagbabasa ng Biblia, ito ay isang paraan para tayo hindi makalimot sa pagmamahal ng Diyos sa atin. When we read the Bible, we read the love story between God and humanity. Maipapaalaala na hindi tayo dapat tumigil sa pagmamahal dahil ang Diyos ay hindi napapagod magmahal sa ating lahat. That's why the invitation for us today is to keep on remembering. Lagi nating alalahanin ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang kwento ng pagliligtas sa ating lahat. At magagawa lamang natin ito kapag tayo nagbigay ng panahon para sa Diyos sa pananahimik, pagninilay ng kanyang salita, at pakikipag-usap sa ating butihing Diyos. Kaya this Eucharistic celebration, we ask the Lord for the grace to remember. Remember the beautiful story that God has started for all of us. Lagi nating alalahanin ang kwento ng Diyos, kanyang pagmamahal, upang tayo lumago sa kabanalan, upang tayo laging manatili sa kabutihan at iwaksi ang kasalanan. Pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat.